Tapos I'm not ano lang masyado. Ah, parang nakita ko summer na you got sick. I did po. Ano to? Mga siguro mid to late 2019 po. Medyo nagkaroon po ako ng mga health scares, health issues po. Like? Katulad po ng asthma. Uh-huh. And then yung tachycardia ko po. Tachycardia po is irregular heart beating po. Mabilis po. Rapid po yung heart Which rate. Which is caused by? Depende po eh. But I've had tachycardia po for 10 years already. Okay. And then po yung aking hypothyroidism. Uh-huh. And then po nagkaroon po ako ng liver damage. Dahil po sa gamot ko for hypothyroidism. Ayun ang side effect. Hindi po. Kumbaga allergic po pala ako sa gamot. So I had an adverse effect. It had an adverse effect po. Hindi pala scares. So, scares. Yes, scares. So how did you manage, Carla? Mahirap lang po kasi it's like sabay-sabay po sila. Yun nga. And then mahirap po kasi I would spend 3 days a week at the hospital for check-ups, follow-ups, tests. And then syempre magastos po. Ang laki po talaga ng ginastos for all the tests, the check-ups, and the treatments, medication. So mahirap po kasi nagsabay-sabay. Tapos kada punta ko po sa doktor, may mahahanap naman na naman po, or may complication, or may ganito, hindi maganda yung test results, mga ganito. So mahirap kasi syempre we were in the middle of taping for the show. Higising ka ng maaga, puyat ka from taping para lang umabot sa appointment ng doctor. Kasi syempre, yung clinic hours po ng doctors ay limited. Kailangan sila yung susundan na schedule. Tapos yun nga po, laki ng gastos. Kaya sa shots, magpapas ko pa naman. Oh. At yung mga sakit mo is, yung kahit healthy ang lifestyle mo, yes, it happens, yung no? Yung problema kasi nagtaka po ako una kasi every time I take for a new soap po, I always go on a diet, a specific diet po, which is 1,200 calories po per day. And then I would always work out consistently po. Hindi po dumadaan ang isang linggo na hindi po ako nakapag-workout ng at least 4 days a week. So nagugulat po ako na, I take supplements. Hindi naman po, wala naman po akong bisyo. I don't smoke, I don't drink, I don't indulge in fatty food. Napaka-healthy mo nga eh, lifestyle. Anyway, so yun po yung nakakapagtaka. Kaya kini-question po ang genetics. But then again, sa family po namin, wala po kami history naman po ng thyroid problems, asthma, wala naman po kami. Ikaw lang. Ako lang po. Bakit so, kaya, Carla? Hindi po alam kung bakit nagsabay-sabay po sila. And yun nga. How do you feel about that? Meron ka bang questions na, Lord, bakit po ako? Actually, yes. At one point, natanong ko na rin po yun na, bakit po nagsasabay-sabay? Tapos yung mga sakit pa, yung walang gamot. Yung tipong, it's forever. Maintenance lang. So sabi ko, but then okay, sige, if this is how it should be, okay lang, I will do everything that I can to have myself treated and to go back to good health, yung ganun. So sabi ko na lang kay Lord is, Lord, ginagawa ko na po lahat ng best ko para gumaling po ako. The rest, kayo na po bahala. And you look very healthy, Carla. Thank you po. Hirap lang po kasi. Yung hype. Ito nga sa Japan? Opo. Actually, before Japan po, na-confine po ako ng isang araw after taping po. And then, yun nga po, 2 days after nag-Japan po kami. Sa Japan po, naka-3 hospital din po kami. Kasi yung sa unang hospital po, wala pong marunong mag-English. Yung sa pangalawa, wala pa rin pong marunong mag-English. Yung sa pangatlo, finally, meron na pong English between doctors and nurses po. So, doon na po ako na gamot sa 3rd hospital po sa Japan. Carla, yung tachycardia mo 10 years? 10 years na yung po yung tachycardia. Hyper or hypo? Gano'ng katagal na? Ito lang pong last year na diagnose. Yung po, sa liver mo? Dahil po sa hypothyroidism. Nito lang din yan. Yung mga November oh po yun. Well, yung asthma po was apparently a misdiagnosis. So wala kang asthma? Wala po. At least nabawasan ng isa. Correct, nabawasan po ng isa. Although, nakakapanghinayang po kasi ang laki po ng ginastos ko tsaka na-hospital po ako dahil po sa misdiagnosis ng asthma. Oh my God. Imagine nag-steroids po ako because of asthma which contributed to the weight gain even more. So sayang po na dami ko pong pinagdaanan dahil po sa misdiagnosis. So paano yun? Are you suing these people? We are going to inform the doctor po but no naman po, no plans of suing naman po. Importante lang po is malaman po niya na na-misdiagnose po na ako. God. Para lang po aware siya. Kasi yun nga po eh. Kasi baka, I'm sure hindi po ako yung first na misdiagnose niya. So, oo, para matuto siya, no? Para lang po aware din siya. To inform him lang po, but no, ano naman po, we won't
take it to court naman.